Good morning po. Ayan, salamat po, Brother Melvin. Ngayon po ay April 17. Ayan, kinakalinga ka ng Diyos. O kinakalinga tayo ng Diyos. Dito po sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula, mga kapatid. Dakilang Diyos na mababagin sa lahat at siya mapagpala. Siya nagbigay sa amin ng buhay sa umaga na ito. Ay aming ginadalangin ang bawat isa o Diyos at nagpapasalamat kami sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon, mabuhay muli sa buong maghapon na ito at susunod pang panahon. Aming dalangin, O Diyos, na aming pong lalong maintindihan paano niyo po kami kinakalinga sa panahon na kahit na meron kami mga problema at mga pinagdaraanan sa buhay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka-key text. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kabalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba mahalaga kayo kaysa kanila? So yun pong mga ibon, ano? Pinapakain ng Panginoong Diyos. Higit na mahalaga ang mga tao kaysa sa mga ibon. Diba? Mas mahalaga ang mga tao kaysa sa ibon. Kaya hindi dapat tayo mag-alala. Kinakalinga tayo ng ating Panginoon. Habang tinitignan natin ang mga matayog na punong kahoy na nagwawagayway mga sariwa at berding mga dahon at ang lupa na natatakpan ng berde at malambot na alpombrang damo at ang mga bulaklak at mga palumpong ng halaman na umuusbong mula sa lupa, dapat nating tandaan na ang lahat ng kagandahang ito ng kalikasan ay ginamit ni Kristo sa pagtuturo. Yan. So, ibig sabihin, yung mga, kasi noon, wala naman silang illustration, wala naman silang projector noon, di ba, walang TV noon, o ano pa mang ginamit na illustration doon, wala. Yung pong illustration ni Jesus, yung mga nakikita sa paligid, yung mga punot na halaman, yan, yung mga damo. At siyempre, ginamit na ilustrasyon ng Panginoon din yung mga ibon na kung saan sila kumakain kahit na hindi sila gumagapas at nagtatanim kasi karamihan ng mga tao doon nagtatanim, gumagapas sila. Pero yung mga ibon, sabi doon, hindi gumagapas, hindi nagtatanim pero pinapakain ng Panginoong Diyos. How much more na tayong mga tao na higit na mahalaga kaysa sa mga ibon. Di ba? So ibig sabihin, higit na tayo ay kakailanganan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang mga dakilang aral ng katotohanan, habang tinitingnan natin ang mga bukirin na iwinigayway ang mga butil at habang nakikinig sa masayang mga mang-aawit sa kanilang madahong mga tahanan at minamasdan ang mga bangka sa tubig ng lawa, dapat nating alalahanin na yan po ang salita ni Kristo sa tabi ng lawa, sa kakahuyan at sa bundok at ang mga aral na doon na itinuturo niya ay dapat na ulitin sa atin na mga katulad na bagay ng kalikasan na nakapaligid sa atin. Ano po yung itinuro ng ating Panginoong Diyos sa mga kabundukan? So sa kabundukan, sabi ng ating Panginoong Diyos, mapapalad ang malinis ang puso. Di ba? Doon po sa tabi ng dagat, may illustration siya na yung pong pananampalatay at nananalig sa ating Panginoong Diyos na yung pong mananampalataya at nasa ating Panginoong Diyos ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Yan, naging matatag kapag ka ang Panginoon ay nasa ating tahanan. Pero yung mangmang at hindi nakatuon sa Panginoong Diyos, hindi nakinig at hindi in-apply ang salita ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, ay parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Nung bumagyo ay ito ay nasira. So ang Panginoong Diyos, no, sa kabundukan, sa tabi ng tubig, sa kakawian, lahat ng ito ay merong itinuro ang Panginoon. Yan. Basta't nakikita ng Panginoon, merong itinuro ang Panginoon na mahusay, na mapapakinabangan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. No, yung kakahuyan, nagpapatunay na ang merong eternal life. Dahil may puno na umaabot ng napakatagal ng panahon, huwag mo lang puputulin, napakahaba ng buhay niyan, hindi yan agad basta-basta matutuyo. Doon sa amin sa Bicol ay may malaking puno na talagang 10 tao ang pwede yumakap para mapalibot yung ganong kalaking puno. So matagal na yon.
immortal yun, mga kapatid, no? Ibig sabihin, hindi naman sa immortal, kundi mahaba yung buhay niya. Maliit, bata pa yung lolo ko, nandun na yung puno na yun. Parang ganun yung story doon. Napakahaba ng buhay. Huwag lang po putuli. Nagpapatunay ng eternity. So, doon sa kabundukan, mga kapatid ko, no? Na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, sa tabi ng lawa, yung mga aral doon ay napakahalaga. Si Jesus Christ ay nagturo sa mga tabi ng dagat na tabi ng lawa doon sa Sea of Galilee na kung saan tinawagan niya yung kanyang mga disciples. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Ayan, napakagandang illustration niya, no? Kung ano yung pinagkakaabalahan ng tao, siyang idunudugtong niya, ikinokonect niya doon sa kanyang message. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Ayan. Ginamit niya ang matataas na puno, ang nilinang na lupa, ang tigang na mga bato at mga bulaklak ng kagandahan na nakikipagpunyagi sa mga bitak ng bato, ang walang hanggang mga burol. Yung pong parable, yung seeds, mga kapatid, no? Yung pong itinuro ni Jesus Christ, may mga bato na pumunta sa batuhan at ito ay tumubo pero hindi nagtagal at namatay din. Na buto na pumunta sa damuhan, naging mapayat yung halaman at namatay din. Yung buto na pumunta sa mabuting lupa, ito ay tumubo at naging maganda ang ani. Yan. Pag sa daan na punta yung pong buto, kakainin lang ng mga ibon. So may mga ibig sabihin yung mga illustration ni Jesus Christ na yon. Ang kagandahan doon, kapag tayo ay nagasik sa mabuting lupa ng puso ng mga tao, ng salita ng Panginoong Diyos, ito ay magbubunga. Yeah. Kaya huwag tayong malulungkot na hindi sila nagpabinyag. Maaring yung puso ng tao na yun ay batuhan. Di ba? Nakapakinig siya, pero yung salita ng Panginoong Diyos nawala rin sa kanyang puso. Yan. Ganun po yun, mga kapatid ko. No? Kaya kapag ka tayo pala ay nangaral, kailangan pala hawiin natin yung puso ng mga tao. Ibig sabihin, ay makuha natin yung needs nila. Ang nagpabinyag, isa sa mga nagpabinyag doon sa Tabakaw ay yung merong sakit sa balat, tapos nila, binigyan nila Brother Roy ng tawag dito ng ano, ng lotion. Yan. Marami ang nakikinig doon pero siya lang yung nagpabinyag doon, no? Tatlo, dalawa sila, tapos yung isa ay taga Santo Domingo. So siya lang yung nagpabinyag doon. Bakit? Nahawi yung mga dawag sa puso niya dahil doon sa lotion, gumaling siya, mga kapatid. Gumaling yung kanyang sakit. Yung iba doon na mga nakikinig, maaaring batuhan yung puso. Yung iba naman ay damuhan. Na yung iba naman ay kinuha ng ibon yung salita ng Panginoong Diyos sa kanyang puso. Ganyan po, mga kapatid. Yan yung illustration ni Jesus Christ. Pero tuloy-tuloy pa rin yung VOP doon na mayroong discipleship. Tuloy-tuloy. Kasi ang ating pong pangangaral ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Hawain muna yung puso ng mga tao tsaka bigyan ng salita ng Panginoong Diyos. O yung iba naman na hinawa natin yung kanilang puso, na nag-medical mission tayo doon, no, nag-blood sugar tayo, blood sugar test doon. So maaaring ang puso nila, wala nga batuhan, hindi nga madamo, pero parang tabi ng daan yung kanilang puso. Na nung pumunta si Satanas, natanggal din yung salita ng Panginoong Diyos sa kanila. Maaaring mayroon doon mga magagandang lupa ng puso na sa mga susunod na panahon ito itutubo at mapapakinabangan. Ibig sabihin, maalala nila ang Panginoong Diyos. So ganyan po, mga kapatid, no, ang ating pong tinitignan dito. So sa dilisay na dibdib ng puso, mga kapatid, ito yung mga turo ng ating Panginoon na nagpapatunay na tayo kinakalinga niya. Ang lahat ng mga bagay na ito na bumubuo sa buhay na tanawin, sa buhay na tanawin sa kanilang paligid, ay ginagawang daluyan kung saan ang kanyang mga aral ay kinikintal sa isipan ng kanyang mga tagapakinig. Yung palang style ni Jesus Christ, ano? Para matandaan ng mga tagapakinig yung sinasabi niya, gumagamit siya ng illustrations na laging nakikita ng mga tao sa kanilang paligid. Ayan. Katulad dito, yung pong puno. Yung puno na yan, kung gaano kataas yan, kung gaano kayabong yung kanyang mga dahon at mga sanga, ganyan din po kayabong yung kanyang mga ugat sa lupa. Ayan, kung gaano katatabay yung mga tawag dito, yung mga sanga na yan.
Ganyan din katataba yung mga ugat niyan sa ilalim, mga kapatid. Kaya yung puno na yan na malaki, yan, yung puno ng manggan meron dito, eh matatag yan. Matibay yan, mga kapatid ko. So ganyan ang puno. Hindi po pwede yung puno na mataas at mayabong, eh tapos yung ugat niya, eh ugat ng munggo. Walang ganun, mga kapatid. Ugat niyan talagang makapit. No, yun nga eh, kung ano yung nasa taas niya, yun din yung nasa baba niya. Ganun din kakapal yung kanyang ugat. Yan. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kapag ka tayo ay nananampalataya sa Panginoon, matagal lang naglilingkod sa Panginoon, matagal lang sumasampalataya sa Panginoon, matanda na, marami nang nalalaman sa banal na kasulatan, dapat ganun din yung kapit ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos kung gaano tayo katagal. Hindi yung isang kurimpot ka lang, eh, nagtampo ka na, no? Nag-backslide ka na, konting sagi ka lang, nag-backslide na, nagtampo na, hindi na nagsimba. Ay, hindi ho ganun, mga kapatid. Kailangan ay matatag, makunat pa sa pandisal na lamig yung ating pananampalataya. Hindi agad-agad mabubuhan. No, hindi agad-agad magrereklamo sa Panginoon na wala akong ganito, wala akong ganyan. Bakit? Dahil kinakalinga tayo ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Sa gayon, dinala ang mga ito sa puso ng lahat. Marahan silang inakay mula sa pagpumuni-muni ng mga gawa ng lumika. Mula sa kalikasan patungo sa Diyos ng kalikasan. So dito po mga kapatid, yung ganong illustration ni Jesus Christ, dinala sila sa ating pong Panginoong Diyos unti-unti. No? Ito yung matutunan natin. At syempre, yung mga puno talaman din na ito ay nagpaalala na ang Diyos ay siyang ating tagapagligtas. Na ang Diyos ay may malasakit sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. No? Sabi ni Jesus Christ, hindi sila nag-ahasik o gumagapas o nag-iimbak naman ng kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. So yan po ang illustration ni Jesus Christ. Eh. Dito pinapatnubayan ng dakilang guro ang mga isipang upang maunawaan ang tulad sa pag-aalaga at pagmamahal ng magulang na nasa Diyos para sa kanyang mga anak. Inutusan niya sila na pagmasdan ang mga ibon na lumilipad mula sa puno patungo sa ibang puno. Yan. O lumilipad sa ibabaw ng lawa nang walang pag-aalinlangan ng kawalan, ng tiwala o takot, ang mata ng Diyos ay nasa mga maliliit na nilalang na ito. Binibigyan niya sila ng pagkain, tinutugunan niya ang lahat ng simpleng gusto nila. Nagtanong si Jesus, hindi ba mas mabuti kayo kaysa sa kanila? Ayun. Ganun nagpalakas ng loob ang ating Panginoong Diyos doon sa mga alagad. Yung mga ibon, hindi sila nag-aalala sa kanilang buhay. Di ba? Pero sila ay kinakalinga at tinitignan ng Panginoong Diyos at inaalalayan ng ating Panginoong Diyos. At yung napakagandang tanong dito na bumaon sa puso ng mga tao, hindi ba't mas mabuti kayo kaysa sa kanila? Oo nga naman. Kung yun na nga, eh, hindi naman ka-level ng mga tao, hindi naman mas mahusay naman ang tao at talagang tayo yung nilikha ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang wangis, eh, kanyang kinalinga, yung mga ibon na yun na hindi naman kawangis ng Panginoong Diyos, tayo pa kaya nakawangis ng Panginoong Diyos? Di ba? Mas lalong hindi niya tayo pababayaan basta't magtiwala at manampalataya lang sa kanya, sa Panginoon. At kadugtong din ito kahapon na walang pagdududa, no? Walang pagrereklamo kundi pure na pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yan. So natapos na pala. Yun yung Mateo 6:26. Higit na mahalaga tayo kaysa sa lahat ng mga bagay na ito na nilalang ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang message ngayong umaga, anong dapat nating ikatakot? Ano ang dapat nating ipag-alala sa buhay na ito? Ano yung mga gusto natin? Ano yung mga kahilingan natin? Kung hindi pa man ito nangyayari, just wait mga kapatid, no? At manampalataya tayo sa Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay nakakapaglingkod sa ating tagapagligtas. So, sa akin, may prayer kami ni Mrs. Kami ay magkaroon ng baby. Pero kami naghihintay mga kapatid, no? Sa sagot ng ating Panginoong Diyos. Habang wala pa, hindi maglingkod sa Panginoon. No? Iba rin yung challenge na may baby sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon, eh, maayos na nakapaglingkod. No? Siyempre, mahirap din na may baby kapag maglingkod sa Panginoon. Pero gusto rin namin
Kaya lang, habang naghihintay, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng tumigil at sabihin na, Panginoon, hanggat hindi kami magkaroon ng ganito, eh, hindi kami maglingkod sa Panginoon. Eh, hindi ganun mga kapatid. Tuloy-tuloy lang. Bakit? Tayo ay kinakalinga ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya kung ibibigay niya ito, ganito yung mangyayari. Alam niya kung hindi niya ibibigay ito, ito ang mangyayari. Alam niya ng Panginoong Diyos. Nasa Panginoon yan. Nasa timeline yan ng ating Panginoong Diyos. Ang gagawin lang natin sa ating part, gumawa sa gawain ng Panginoong Diyos. No? Gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At lagi nating tatandaan, sa tuwing naiisip natin na parang wala tayong halaga sa Panginoong Diyos, parang bagang ang Panginoon ay binabaliwala tayo. No, mga kapatid, lagi nating iisipin yung mga ibon nga sa himpapawid. No? Mahalaga sa Panginoong Diyos. How much more pa kaya tayo? Masigit na mahalaga tayo kaysa sa mga ibon na ito. Yan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa ngayong umaga. Happy midweek po. Pasama po sa prayer ang aking misis, medyo masakit-sakit ang kanyang katawan. Isama natin sa panalangin at gayon din po ating pong pangangaral sa dito sa Santo Domingo, Santo Rosario. Ayan, sa darating na June, July. Yan, isama natin sa panalangin at gayon din po ang iba pa mga panalangin ng mga pangangaral sa street evangelism, isama rin natin sa panalangin ito. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoon at ibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. God bless po sa inyo pong lahat. Amen. Salamat po, Ma'am Karin. This rock is Jesus, ano? Si Jesus ang bato.
kailangan tayo nakaangkla sa bato, ano. So ayan na, isang lesson na maganda ngayong umaga na ito patungkol sa pagkakalinga ng ating Diyos, ano po. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon, mga kapatid, sabi nga sa memory verse, mga ibon nga, ano. O, diba, hindi pinabayaan tayo pa kaya. Pero balikan natin yung mga ibon, ano. Ang mga ibon, hindi yan nagtatanim, ano, hindi yan nagtatrabaho. Pero hindi yan mga tamad, mga kapatid. Lumilipad sila, naghahanap ng pagkain. At yung binibigay ng Panginoon ng pagkain sa kanila, ano po. Kasi mayroon akong kakilala dati, ano. Yan ang bukang bibig niya. Ayaw niya magtrabaho. Dahil yung ibon to, pinapakain siya pa kaya. Hindi lumalabas ng bahay. Puro lang siya, pray, read ng Bible, pray, read ng Bible. Ayun. Pag walang nagbigay ng pagkain, gutom, ano. So, halos mabaliw siya sa kanyang pagkukulong sa kwarto, ano. Puro lang siya pray at panalangin. Hindi ganun, mga kapatid. Kung ibon ay pinakakain, naghahanap yan. Hindi po pwedeng darating pagkain. Kasi huwag tamad, ninibangan yung bayabas, di ba? Hindi yan nahulog kusa hanggat di nabubulok, ano. So, ang ibon nakakain, pero sila naghahanap. Nahanapin din nila yung pagkain at nakikita nila sa tulong ng Panginoon, ano. At ang ibon ay tumatagal ng yung maliliit, 2 to 5 years. Pero yun yung 2 to 5 years yung maliliit. Yung medyo malaki, 8 to 20 years, yung mga hawk. Tapos yung mga seabirds, yung pinakamatagal. Eagles, 20 to 25 years. Tapos yung mga seabirds daw ay 30 to 50 years. 30 hanggang 50 taon, ano. Naghahanap lang yan ng pagkain, mga kapatid. Mga pag-ibon na yan. Ano pa, yung ibon, kaya bakit tumatagal yung buhay? Sinusunod nila yung kanilang yung 8 laws of health. Oh, grabe, yung 8 laws of health yung mga ibon. So ayun, ano, maagang matulog yan. Pag dumilim na tulog na rin yan sila. Papahinga na. Pag mulat na umaga, exercise na yan mga yan. Lipad na lipad maghapon, ano, kahit may araw, ano. May tubig, yes. Marami, pupunta yan sa may mga tubig. Ano, inumin yan ng tubig, ano. At sila ay palaging may exercise. Sila ay sige lang lipad ni mga yan hanggang masaya lang sila sa buhay. Walang problema yung mga ibon, ano, kaya humaba yung buhay nila. Kaya kung gagayahin natin yung mga ibon, mga kapatid, magtitiwala lamang tayo sa Panginoon. Kakapit lang tayo at aangkla kay Jesus. Sabi nga, ano, sa kanta, si Jesus ang ating Savior, ano. So ayan, yan ang lesson natin makukuha ngayon sa pamamagitan ng ibon. Sila ay pinakakain ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan, kinakalinga, ano. Sa akin yung pagtitinda sa online, eh. Minsan di ko na alam saan nagagaling yung aking mga buyer, ano. Kung saan lupalop ng Pilipinas nagagaling, ano. Ang dami-daming buyer sa dito sa Luzon, sa Manila. Pero nagagaling sa Mindanao, sa Bisaya, yung aking mga orders, ano po. Who knows kung si Jesus nagtuturo sa mga yung para makita yung tindahan ko, di ba? Kasi nagtitiwala ako sa Panginoon, mga kapatid, na yung aking pagtatapat sa kanya at pagtitiwala ay bibigyan niya ako ng aking pangailangan. Kailangan lang, iba yung gusto. Magkaiba yun, ano, mga kapatid. Iba yung gusto at iba yung kailangan. So, ipagkakaloob sa akin ang aking mga pangailangan. Nagkaya ng ibon. So, ayan na po. Tayo ay sama-sama magdalanginan. Sama natin sa panalangin yung check-up ni Sister Ana Rosbel ngayon. Punta luwas, paluwas ng Manila, no. So every week yung kanyang check up, ano. Nung dati ako iluluwas ng Manila, every day. Every day yung aking treatment noon, ano. Yung check up ko noon ay every week din yata. Pero yung treatment ko noon ay every day luwas. Sino pa mayroon sinabi si Brother Jason dito, no? Wala, nasa nag-chat siya. Ayun. Pasahan po si Babay Kulot sa panalangin. Sige po. Babay Kulot o Baby Kulot. Anyway, sige, sama natin sa panalangin siya. At sino pa? Wala na. Let's pray po, mga kapatid. At patuloy tayong lumapit sa Panginoon at ipasalamat natin ang kanyang pagkalinga. Ano po? Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga oras na ito na kami ay inyong pinalalahanan, na kayo ay nariyan upang kaligain kami, pagkaloob sa amin ang aming mga pangailangan. Salamat sa kagaya ng ibon, din niyo po sila pinababayaan.
Bagaman hindi sila nakapagtatrabaho na kagaya namin, sila ay nakakain sa pamamagitan ng paghahanap lamang nito at inyo ay pinagkakaloob sa kanila. Nawa matutunan namin na maging masipag na maghanap ng aming pagkain, masipag maghanap ng mga taong nangangailangan din na inyong mga salita. At sa ganun sila ay makakain din naman, kagaya ng mga ibon. Salamat sa buong mga araw na nagdadaan, na araw-araw kaming natututo sa aming pamumuhay. Napapaalalahanan kami ng inyong kabutihan, ng inyong pagmamahal, ng inyong pagkalinga na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal. Tunay naramdam namin ito sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng mga kapatid na nakikinig ngayon, na sa aming pangmahapon na ito, kami inyong samahan patuloy, na lubos kami magtiwala sa inyo anuman ang estado ng aming buhay sa mga pagkakataon na ito, anuman ang aming kalagayan, magtiwala lamang po kami sa inyo. Ialis niyo po sa amin ang pag-worry sa kinabukasan, sa mga susunod na linggo, mga buwan, mga taon. Bagkus mag-focus kami ngayong araw na ito na nakatutok po sa inyo, nagtitiwala na kami ay inyong gagabayan at kakalingain sa aming mga pangailangan. Maraming salamat sa mga paalala at lessons sa bawat umaga. Papatuloy na is namin isama sa panalangin ng sila Sister Ana Rosbel at ang kanyang mga kasama na luluwas ng Manila para sa kanyang check-up. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Maging maayos na ang kanyang check-up. Dalangin namin ang patuloy na kalakasan at kanyang total healing sa kanyang sakit. At siya ay nagtitiwala po sa inyo. Bigyan siya ng karunungan upang maiwasan ang mga dapat iwasan at magampanan ang mga dapat gampanan. Talisin ang kanyang worry sa kanyang kalusugan. Bagkus maturuan niyo po siya palagi araw-araw na mag-focus lang sa pagtitiwala sa inyo, pagsunod sa inyong kalooban, at makita ang inyong liwanag sa bawat araw. Maraming salamat din po at patuloy niyo kaming ginigising sa bawat umaga, na kami ay patuloy na nagtatapat at nagtitiwala sa inyo at nakikinig na inyong mga aral at pangako. Amin din patuloy ang sinasama sa panalangin ng prayer request ni Brother Jason, na patungkol kay Babay Kulot or Baby Kulot, na anuman ang kanyang kalagayan sa mga sandaling ito, kayo po ang nakakaalam. Inyo po siyang ipagkaloob ang kanyang pangailangan sa mga sandaling ito, at makita niya na kayo ang dakilang Diyos na pagmahal na naibibigay na aming mga pangailangan, na kung saan ay pinakamabuting Diyos na walang hanggan ng kabutihan at karunungan. Salamat at si Babay Kulot or Baby Kulot ay inyong dinanig ang kanyang panalangin, at naway ang kanyang mga mahal sa buhay, mga magulang, kapatid, kaanak, ay makita ang inyong kabutihan patuloy, at sa ganun ay maibahagi din nila ito sa iba at makita ang liwanag na inyong ipinigay sa kanila. Namin din patuloy ang sinasama sa panalangin si Ma'am Karina, na masama ang pakiramdam, masakit ang katawan sa mga oras na ito. Patuloy na wasyang hipuin ang inyong pagpagaling na kamay, patuloy siya makagawa sa kanyang gawain. At kayo din ang pangaral sa gaganapin dyan sa Santa Rosario, Santo Domingo, ay inyong pong pagpalain na kanilang pagpe-prepare ay maging maayos. At maraming mga ma-bless sa mga kapatiran na tutulong dito at kayo din ang kanilang paglilingkuran. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang bagong binyagan dyan sa Tabacao, na may patuloy niyo siyang pagpalain ng malusog na pangkatawan, karunungan na nagmumula sa inyo. At naway malayo siya sa mga panganib, ganyan din sa mga tukso, na kung saan sa kanyang bagong murang edad ay siya maging matatag sa kanyang pananampalataya. Ganyan din ang mga Bible students sa aming mga nasasakupan ay aming sinasama sa panalangin, kasama na sina Conrado and Rosso Facando at kanyang buong pamilya. Patuloy niyo nawa silang hipuin ng banal na espiritu, na siya ay manumbalik sa kanilang pagsamba at pagtitiwala po sa inyo. Gayun din ang family ni na Mike and Martha Mamaril. Gayun din ang family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Gayun din sina Ani, Eusebio, si Patrick, Pascua, si Nicole, Pascua, si Trixie. Patuloy nawa silang magtiwala sa inyo anuman ang kanilang
Pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito. Ganti namin patuloy na sinasama sa panalangin ang kapatiran ng bawat iglesia sa aming nasasakupan, lalong higit ng San Leonardo Church at ang Kawayan Bugtong, magiging matatag sa kanilang pananampalataya at hindi matangay ng pagsubok na tumarating sa aming buhay. Patuloy namin din dinadalangin ang kagalingan at kalakasan at recovery ng mga sumusunod, sina Estrella Gracasin, Feli Domingo Gutseco, si Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, si Brother Monti Cabietes, Charles Eric Meligrito, at yung kanyang ina na nanay na si Sister Alice Meligrito, si Sister Ana Manuel, si Alberto Ramos, ang kuya Boy Balbito, si Maricris Balbito, si Pastor James Lotila, si Christopher Umali Cuderes, tatay ni Brother Dan Rib, si Ate Gigi Tino Reyes, Sister Estrella Gracasin, Sister Ana Rospel Tolentino Hermino, good health din ang dalangin namin sa family ni na Sister Medin Peligro Cotao, kasama si Nahara and Corey, sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, si family ni Sister Nimpo Rivera sa Bukidnon, kasama na sina Tito and Janet Salvado and family, si Rona, LG at Bong Hunsia and Acuevas family, ang family ni Sister Joy Valencia at Brother Rudy Masiklat na dito sa Pilipinas, bagaman sila ay nagtatrabaho sa malayong lugar, ay inyo po silang samahan. Patuloy namin dinadalangin ng tatay ni Sister Joy Valencia na mapabilis ang kanyang parola at makalaya na ingatan po siya sa kanyang araw-araw na pamamalagi doon at makita ang patuloy na liwanag na nagmumula po sa inyo at pag-asa na inyo binibigay sa kanya. At ganyan din aming sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na naghihintay na kanilang baby, sina Pastor Nelvin, Ma'am Karin, Brother Kevin, Sister Cindy, Brother James, Sister Diane, Brother Nico at Sister Rosemay. At ganyan din ang kalakasan at recovery na iba pang mga kapatiran, si Pastor Alex, si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi, Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Sister Estrella, Sister Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, si Sister Melo Genronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, ganyan din si Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si ang parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, ganyan si Maribel Agustin, Heidi Tileon, si pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eusebio Javier, Jan Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, kasama na rin si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Dayan, kayo din si Brother si Marilita at si Dayan, si Sister Pichi, si Brother Renato Santos, si ang pamilya nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kayo din si Precious Cabasog, si Precious Curquina, si RSC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo at Sister Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin. Ang ilan sa amin ang nagpapalakas, ngunit ang karamihan ay nasa banig pa rin ang karamdaman na kayong nakakaalam kanilang kalagayan. Sa mga panahon na ito, patuloy kami dumadalangin at nagsasampalataya at naniniwala na inyong pagkakaloob sa amin ito ayon sa inyong kalooban, dahil kayong marunong naming Diyos, nakakaalam ng bawat bagay. Kami ay nagtitiwala sa inyo. Patawad po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Itong lahat ay aming hiling sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po ay salamat sa lahat ng mga prayer warriors at good morning sa bawat isa na nariyan. At good morning din sa iba pang kapatid. Oops, teka muna. Eli Jacob, si Brother Harold, isama po natin sa panalangin ng aming crusade sa Binuwang Church under sa Noreda District. Maraming kaluluwa ang malapit sa panahon. Isasama natin yan ng Brother Harold sa ating personal na panalangin. Ano po? Hindi ko kasi nakita kanina. Maraming salamat sa palagiang pananalangin sa lahat. Sister Juliet Astero, salamat din po sa pagsama sa mga sa prayer, sa mga prayer warrior. Salamat po. Sister Jenny and andiyan si Sister Jenny ngayon at si Brother Jason. Good morning sa inyo. Mayroon akong nakitang bagong pangalan dito
Nasa na yan si Mila Luz Bartolome. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Sister Mila Luz Bartolome, kung saan man kayo in church. Naka-member ay magandang umaga po. Welcome po kayo dito at patuloy kayong ini-invite ng Discipleship Ministry. At hindi po ako nag-invite sa inyo, hindi rin si Pastoran po ang nag-invite sa inyo. Wala iba kundi si Jesus. Sana po, dahil alam niya na kailangan niya po ito, ang Sister Mila Luz Bartolome, ano po, naway patuloy kayong namin makita rin, patuloy kayong ma-remind sa bawat umaga kagaya namin, patuloy tayong ma-bless bawat isa, at higit sa lahat, patuloy tayong magising sa ating pagkakatulog sa bawat umaga. Happy midday po sa lahat, at magandang umaga. Hanggang bukas po muli, ganito ring oras. God bless po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.